Ito yung Bataan ngayon. At itong lugar na po ay yung Balanga. Ito din yung the city capital of Bataan dito sa Central Luzon. Ito naman yung sikat na Plaza de Mayor de Balanga. Talagang dinadayo ng mga turista yan. At ngayon, papasalan natin itong Balanga. Doon tayo magsisimula sa Bataan Provincial Highway. Tapos daanan natin yung public market. Magandang hapon sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa Bataan Provincial Highway at papasalan natin yung Balanga Bataan ngayon. Okay? So bago tayo papunta sa may city proper nitong Balanga sa Bataan, ipasalan muna natin itong highway. Alam nyo, dito sa Bataan Provincial Highway, ang dami ng mga ginagawang road widening, kasi galing ako dun sa Orion, Bataan, hanggang papunta dito sa Balanga. Nagkaroon ng widening sa mga kalsada at saka sa mga tulay. Ito na ba yung magiging preparation? Diba? Kasi alam nyo din sa Maragueles, Bataan, parang tuloy-tuloy na yung pagpapagawa nila ng engineering design at pagpapalagay ng right-of-way acquisition sa tulay na magkukunik sa Metro Manila papunta dito. No? Ang ganda pala dito sa Bataan. Ang dami pang potential na pwedeng gawin. Pwede rin magiging kwento, the next Metro Manila, di ba? Kaya napakalaking tulong ng Bataan Cavite Interlink Bridge. Kasi galing ako sa Manila eh. Papunta dito, 3 to 4 hours yung biyahe. So isipin nyo lang pag natapos yung tulay, 20 to 30 minutes na lang nandito ako na sa Bataan, di ba? Ang dami pang mga pasyalan dito, di ba? So, punta muna natin itong Balanga Public Market. Tapos, doon sa may, City Hall. Ito, meron na palang watermark dito. Sa mga hindi ko pala nakakalam, itong Balanga, ito yung capital city ng Bataan. Ito, nasa parte Barangay Tenejero. Na natin yung public market dito. So, gala lang tayo, gala tayo dito sa Bataan para sa mga nakaka-miss, no? Comment down below na rin kayo kung ano po yung mga tourist attraction dito, no? Maliban sa mga beach. Kasi ito na, malapit ito sa Manila din. Ano to? The Canyon! Subdivision. Canyon Residence pala ito. Dati ng mga developments. Balanga, malapit lang siya sa may San Fernando, Mexico, Pampanga. Dire-diretso from Bataan Provincial Highway. Dadaan kayo ng Jose Abel Santos. Pero meron pang ginagawang alam niyo, kalsada. Pero kalsada from kung naman yun sa'yo, dun sa NLEX, para iwas na kayo sa Jose Abad Santos. Okay, ito na yung new star. Ano ba ito? Talagang busy talaga dito, traffic. Back to school, sulit din. Commercial area na pala ito.
basically so terminal ng mga tricycle. Parang nakikita mga jeep. So parang tricycle lang yung kanilang mode of transport pala dito. Supermarket dito din pala. Balanga City Public Market. Oh. Sa kabila tayo kasi one way dito. Dapat tayo sa kabilang kanto kakaliwa. Comment down below din ngayon kung ano yung mga bagong establishment na na-construct dito or ano ba yung mga na-demolish na pinalitan. Ah, ang ganda sa market, malapit siya sa mga residential area oh. Ayun, ito na pala oh. Sa malaki, papunta rin tayo ng City Hall. Siyempre, hindi makawala yung City Hall kasi ito yung laging pinupuntahan ng mga taga Balanga. So bago tayo papuntang City Hall, kuhan muna tayo ulit dito. Ikuti muna natin itong public market nila. Nandito na lahat, bangko, ano pa, mga general merchandise, RTW, nandito na lahat. Ayan. Wow, grabe yung market. Yung parking area nila, okay, maganda, sa labas. Kaya lang, nakupuno din minsan eh, saan ba kayo may parking dito? Okay, meron pang parking. For wheels. Ganda itong market nila. Ano ba yun? Ang ganda yung mga tricycle nila. Nakakabang na. Hindi, parking ba? Ah, dito yung mga tindahan ng mga ano, prutas. Tsaka, ay, oo, oh, yung mga fresh. Mga seafoods. Dito rin pala. Walang tindang ngayon. Pwede natin kabahin na. Yan ah. Oras pa siya yan. Oras 4 na tayo eh. Mas marami siguro pag umaga. Okay, so balik na tayo. Kakanan tayo sa Kapinpin Street. Punta na tayo ng City Hall. Yung City Hall malapit siya sa dagat area eh. Tinatawag na Manila Bay. Isa rin para sa tourist attraction dito sa Bataan ay yung Corregidor Island. Mas malapit pag sasakay ka ng bangka, lalo na pag doon malapit sa Barangay Alas Asin. Kaya lang sa, galing kasi ako dun sa Barangay Alas Asin eh. Wala na daw mga bangka doon na may biyahe paboritong corridor. Sayang kasi ang sobrang lapit dun. Matatanaw ng mata mo dun kasi meron kasing beach dun eh, yung maritime beach. Okay, kakanan natin sa Capitol Drive.
malaki oh. Ano yung babae, no? May hirap tayo makikita nito ah. Maraming puno malapit sa city proper. Ito yung Capitol Drive ah. Diretso natin, oh, parte na ng dagat area niya. Grabe, dikit-dikit yung mga establishment, no? McDonald's, dikit yung dim sum. Tignan pa ganito, no? Yung sidewalk tos may mga puno, no? Kita nyo, di ba? Parang nasa ibang bansa ako. Okay, labi natin sa City Hall. Seven Shoppers Mart. Meron din ganyan sa Divisoria. Dito parang castle. Tingnan niyo ko ba 'yan? Ganda ng gun, no? Street pa rin tayo.
Dito naman, kapag matutuloy yung Bataan Cavite Interlink Bridge, ay makikita tayo ng bridge dito na magkoconnect sa Mariveles Bataan at yan sa may Corregidor Island.